Okay, so ngayon turuan ko kayo kung paano maglagay ng zipper sa shorts or sa pantalon. Okay, so ito yung haba ng crotch ng harap. Harapan na ito, harap sa harap. Yun ang una nating kakabitan muna bago nyo buoy ng isang shorts o pantalon, kabitan muna natin ang zipper. Okay. So, gawa muna tayo ng placket. Okay. So, sa paggawa ng placket, kung ang zipper nyo ay itong gagawan ko ng sample, ang haba ng zipper niya ay 5 inches lang. So, kung 5 inches yan, gagawa tayo ng 6 inches. Okay? So, yung isang placket ay naka-fold na ganyan. Ang lapad ay 2 inches kasama na dyan yung allowance. Okay, ang haba nito ay 6 inches. Okay, 6 inches. Okay, gugupitin ko. Yan. At yung isa ay single lang. Ganyan lang, single. 2 inches din ang lapad. Okay, so pareho sila ng haba. Okay. O, ito. Pero itong isa, yung isang side nito ay merong korte. Kukortehan ko ha. Pwede naman kayong gumawa na lang ng pattern nitong may korte na to. Para hindi na kayo nahihirapan. Yan. Okay, ayan o. Ayan, may korte siya. Okay? So, ang itong may korte na to, i-aging mo yan, i-aging para hindi mag-nis-nis. At ito namang isa, ang i-aging mo dyan ay ito, yung kabilang side. Ito yung magiging sa ibaba dito. Yung parte na mapupunta dito, ganyan, i-aging mo ito. Okay? Tapos ito din naman. Ni-aging mo din. Yan. At saka ito. Yung sa crotch. So, pag na-aging mo na, ikabit na natin ang zipper. Okay. So, ang una nating tatahiin ito. Ito dito sa may crotch. Hanggang doon sa may kung gaano kahaba yung zipper. Ito yan. Magmula dito, ikabit na natin yan. Tatayan. So, tayaan ko muna. Siyempre, ilalak mo na. Lagyan ko ng pikete. Yan. Okay? So, pag binuka mo, ganyan na siya. Ganyan. Ngayon, itabi muna natin to. Ito, itong naka-fold na yan. Ayan, naka-fold siya. Yan. Yan na. Tahiin mo dito yung zipper. Gamitin ko yung black para makita sa video. Kasi kung puti, hindi makikita. So, ito, lalagay kong ganyan. Tatahiin ko siya. Pagkatapos mo maikabit, saka mo ikakabit dito.
ganyan. Ito ha, yan, ayan, ayan ha. Ito yung cross mo. Saan mo siya kakabit? Dito mo siya kakabit. Yan, dito. Yan. Ngayon, itong alawas mo na na-aging mo, na-fold mo ganyan. Yan, hanggang dito. So, ipatong mo dito. Ipatong. Yan. So, tahayaan na natin. Dito sa bandang, ano, sa hangganan, huwag mong isagad, magpasobra ka. Teka. Ganito. Yan. Ayan o. Kita mo? Ito yung hangganan. Ito dito yung tahi mo. Magpapasobra ka lang ng konti. Ayan. Yan. Yan yan ha. Yan. Yan. Pero dito, kung gaano kalaki yung alawas mo na half inch, yun ang i-fold mo. Dito sa bandang dulo, mga 1/4 na lang ang i-fold mo. Okay. So, tahayan ko lang. I-align mo lang sa presser foot. Okay, so ganyan ang mangyayari. Ayan o. Kita nyo yan. Ito yung hangganan. Yan hangganan ng tahi mo pero nandito siya sa loob. Yan ha. Okay, next. Dito naman sa kabilang side. Dito naman sa kabilang side. Ikakabit mo to. Ito. Ha? Alin ang ikakabit mo dyan? Itong derecho. Itong may korte, hindi. So, itong derecho ang ikakabit mo dito. Dito sa right side para pag naikabit mo, mapupunta siya sa wrong side. Okay, kabit ko siya dito sa right side. Half inch lang. Half inch ang kain mo. Okay, ayan na. So, lalagyan ko muna ng top stitch dito. Dito sa ibabaw, mag top stitch ka dyan ng 16th. Pinakamaliit lang. Okay, pagtapos na yan, saka mo i-fold papunta doon sa wrong side. Pag nasa wrong side na, ganito na ang mangyayari. Ganyan. Tinan mo, yan. Yan. Okay, yan. Ngayon, ang gagawin mo dyan, itong zipper, itong kabilang zipper na to, ito. Ipaling ko muna to, ha. Ito. Ito, ha. Ikakabit itong zipper na to, ikakabit mo dito. Dito. Dito, yan. Dito mo ikakabit. Pero dito sa ilalim. Hindi mo isasama ng tahi itong nasa ibabaw. Dito ka lang magtatahi ito. Yan. Kakabit ko.
Pero dapat dito naka-overlap ng konti yan. Kailangan hindi makikita yung zipper. Okay? So, paano ba yung hawak niyan para matahi mo yung nando sa ilalim? Ito, ipalin mo siyang ganyan. Yan. Kailangan make sure naka-overlap ng konti dito para hindi makita yung zipper mamaya. Okay, ganyan. Ayan o. Ayan, ganyan. Ito, hindi mo din matatahi, ha? Yan, ha? Yan. Itong zipper lang. Itong zipper. Itatahi mo siya dito. Okay, so tahiin ko na. Kacheck ko lang kung naka-overlap. Ayan, naka-overlap siya. So, tahiin ko na. Okay, natahi ko na. Yan na. Ito o, oh, yan. So, pag inopen mo yan, ganyan ang mangyayari. Itong placket, saka mo yan ilalabas ganyan. Ito. Yan, ha? Yan. So, pag sinara mo yan, ganyan. Yan ang mangyayari. Ngayon, ang susunod na gawin, para hindi siya nakaganyan, saka mo na ngayon tatayan dito. Wag mo muna itong isama. Ito, ganyan. Dito mo tatayan. Ganyan. May korte dito sa dulo pa ganun mo. So, tahian na natin. Tahian ko nga ng black para at least makita nyo. Wait lang. Magpalit lang ako ng sinulit. Yan. Ito pala. Black. Para makita niyo yung korte. Ayan, so tatayan ko ng black. Ayan yan, no? Nakaplaster na. Pero kailangan ko lang i-attach. Hindi ito kasama, ha? Ito. Ayan, hindi yan kasama sa pagtahi, ha? Kung hindi mo pa to master, dahan-dahan lang. O kaya maglagay ka ng guhit dyan. Okay, tanyo. Ayan ang tahi. Ito yung zipper. So ngayon, dito sa likuran, ganito yung tsura niyan. Ngayon, iganyan eh. Pag natahi mo na, sak mo na to, i-flat na ganyan. Ngayon, saka mo na to, itatap dito. Right? Natanggal yung sinulit. Pinahi ko lang dyan yung kaperaso para magdikit sila. Ayan. Ayan. Kita nyo yung tahi kong maliit lang para magdikit. Ngayon, dito sa harapan, ganyan na yung itsura. Okay? So, yun lang. Salamat sa panonood.